kagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid! Dos por dos! Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos! Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por dos! Pag maitim ang balat, magtago ka na. Dos por dos! Jerry at si Anthony, narito na, Dos por Dos! Hahataw ng todo, urado ka, Dos por Dos! Ang katotohanan, dala nila, Dos por Dos! Walang sinasamba pali, maniwala ka, Dos por Dos! Hahataw ng gusto, tol, umasa ka, Dos por Dos! Ang mga kumpatsyero ng bayan, Katunying at Kajerry. Dos por dos! Come on! Come on! Come on! Hi, hi, hi! Magandang morning! Lamig. Gano'n, lamig. Magandang hapon, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos sa araw na ito ng... Friday! Oo nga pala. Friday na nga pala. Tinama. Unang araw ng pagpasok. Kumusta ang ating mga kababayan? Sa unang araw ng work week. Work week. Yung iba tamad na tamad, kumbatsero, talagang kapag napapahinga, gustong ito idire-diretso. Yung iba naman talagang kailangan kumayod. Lalo na yung mga kababayan nating hirap na hirap pa rin makakuha ng public transportation kahit na marami na, ha? Marami ang na. Ang dami ng traffic pinuksaan. Na, napaka-traffic na nga, kumbatsero. Ay, nako. Ang traffic na ho at nagdagdag. Nagsimula na rin ngayon yung mas maraming sakay para sa mga tren natin. 30% ba ngayon? Dinagdagan ng 30%. Ang problema lang, kumbatsero, mukhang nag-aberya din kanina yung LRT. Ang nami-miss natin magka-aberya, yung MRT. Ang tagal na ano? Kailan ba ulit magka-aberya yan? June this year, nang huling nagka-aberya ang MRT. Talaga, no? Ay, nagbibiro lang kami, ha? Ayaw namin magka-aberya. Nasanay kasi lang tayo na miyat-miya ay meron tayong ibinabalitang pinababa. Sinasabi, pinababa ang mga pasahero ng MRT. Naglakad sa gitna ng rilis. Ngayon, matagal-tagal na palang, nakakamiss din pala, no? Pero sana ay wala na talagang aberya ang ating mga kababayang sumasakay sa MRT. Dapat lang na hindi ito magka-aberya dahil talaga nung pinatutukan ito na ni Secretary Artugade. Kita niyo naman, bumalik yung contractor nila sa maintenance, yung Sumitomo. Ang laki na ng improvement, malaki na yung improvement. Pinagbago. Hindi lang daw trend, kumbatsero. Pati yung mga elevator, escalator, gumagana na. So at least mga magaganda ang naririnig natin tungkol sa MRT ngayon. At ilan na bumibiyaheng trend ngayon? Nasa 23 na yan. As of this afternoon, ang report ng DOTR ay 17 plus 2 Dalian trains. So 19 trains. Ang headway is 6.5 minutes. Wow, okay na rin yan. Bumibilis na, ha? Kumbachero. Ang pangarap daw nila dyan, by December, ay 3 minutes na lang ang headway. Ano yan, Hong Kong? Parang ganun, kumbachero. Tingnan natin. Yung mga aberya na yan, nangyayari ho talaga yan. Pero yung napakadalas na aberya, yun ang isusumpa natin. Talaga. At hindi natin kailangan yan. Kumusta kaya ang mga nagsumpaan dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso? Totoo na kaya ang kanilang sumpaan? Ayan, ang latest po dyan ay meron ng ilalagay daw na bagong minority floor leader. Siguro, tinatanong ng mga kababayan natin, ba't na mapapalitan niyo yung minority leader? Ano ba nangyari? Ba't kailangan may bagong minority leader? Di ba speaker lang ang speaker lang ang pinagtalunan dyan? Ganun nga ho sana. Kaya lang, syempre, may mga kampihan dyan. Kapag ikaw ay
kakampi ng majority. Majority ka. Yes. Kapag ikaw ay kalaban ng majority, minority ka. Yun. Kaya ang latest po, ang inilagay daw pong, ang ilalagay, ang napili ng bagong minority floor leader. Dahil nag-resign si dating minority leader Bienvenido Abante. Oo nga, isa ring mahusay sanang minority leader yon. Sabi niya, gusto kong tumulong kay Speaker Love. Ayun. Lord Alan Velasco. Ayan. Edi bakit pa ako magpapanggap? Oo. Na bakit pa ako magpapaka-ipokrito? Ayan. Eh gusto ko siyang tulungan, di magma-majority na ako. Majority na ako. Ang minority daw po ngayon, minority leader ay si Congressman Joseph Stephen Karaps Paduano. Si Congressman Karaps. Si Kong Karaps. Party list ito eh. Party list di kundi siya so kakampi din siya ng majority. Ganun na nga. Ang tawag natin diyan kung Bachery, Company Union. Company Union. Kaya lang ito mukhang ito yung kauna-unahang pagkakataon na ang minority leader ay galing sa party list. Party list representative. Ngayon talaga maraming first. Parang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Marami hong mga kauna-unahang pangyayari diyan sa mababang kapulungan ng Kongreso tulad ng yung chairman ng Appropriations Committee, party list representative. Yes, din ho yan. First time yan na nagkaroon ng party list at first termer. CIS party list representative Eric Yap. At mayroon ding kauna-unahan ho ang chairman ng Committee on Accounts ng Kongreso ay sa kauna-unahang pagkataon ay inupuan ng anak ng isang presidente, sitting president. Wala pang nangyari yan sa nakaraan. Sa kasaysayan nung naging presidente si Mrs. Gloria Macapagal Arroyo, si Mikey Arroyo, in fairness, lalo na sa mga posisyong may kinalaman sa pera. Tingnan natin kung ano mga magiging galawan pa dyan sa Kamara. Ang importante, natapos na nila yung budget. At na-transmit na ba kumbachero sa Senado? Ang sabi kumbachero, by October 28, the House of Representatives will transmit the soft copy of the proposed budget for 2021. Mahaba pa, meron pang isang linggo pala bago ma-transmit yan dahil October 19 pala ngayon. Okay na kaya yon para sa mga senador? Kasi kahit naman agahan nila ang transmittal kumbachero, officially, hindi naman nila matatalakay yan sa floor. Dahil nakabreak yung Senado. Nakabreak din po ang Senado. Nakabakasyon. Pareho sila ngayon na nakabakasyon. Sakto lang yon. Sakto lang yung pecha na yan kumbachero kung talagang tatrabahuhin ng hanggang umaga. Umagahin hihimayin mabuti ng walang interes na pansarili. Malamang matatapos yan on time. Pwede pa kayang maghabol ng amendment doon ng mga kongresista? Pwede pa. Pwede pa. Hindi ba sabi ni Speaker Love, Lord Alan Velasco, ay nagbuo sila ng maliit na komite na ipa-finalize o ipo-formalize yung mga amendments ng mga kongresista. Kahit na na-approve na nila sa third and final reading? Nabanggit na parang ang pagkaintindi ko kung Bachero, nabanggit naman na yun sa floor. Oo. Kumbaga, yun ay susulat na lang dun sa budget. Na-report na. Isusulat na lang. Iahabol na lang sa sulat. So, nabanggit na rin naman sa kanilang mga hearing. Sa kanilang mga interpellation. Pero, sabihin, no, yung tulay ko dyan, ha? Yung tulay ko, kahit wala pa, to follow na lang yung ilog, ha? Nakukoy na. Marami. At ngayon, mukhang may mga kino-question na naman ganyan na mga proyektong hindi pinopondohan pero hindi na ipatutupad, hindi na itutuloy. Narinig mo ano ba yung sinasabi ni Congressman P.D. Barsaga? Ano sabi? Pinaiimbestigahan daw po ni Congressman P.D. Barsaga sa NBI ang mga binabanggit ng Pangulo na anomalya sa DPWH. Congressman P.D., sigurado ka ba dito? Sigurado ka bang pinaiimbestigahan nyo ito?
Baka magulat kayo, lahat kayo makulong ha. Baka kayo ang baka makulong mga congressman dito, sigurado ba kayo dito sa pinaiimbestigahan niyo na to? Baka kayo rin ang tamaan. Nako. At kayo rin ang umaray. Sa COVID-19, nananatili yung problema natin yan. Ang pinag-uusapan lang ngayon, kumbachero, narinig mo na ba yun? Long COVID? Long COVID? Ang kilala ko kasi Long Mejia. Ay, si Long Mejia, kilala natin yan. Pero ang long si, COVID... Si Foot. No, si Foot, long. Pero long COVID. Aba, bago yan. Meron daw yung ganyang tinatawag ngayon, long COVID. Uh-uh. Yan daw yung mga dati ng mga tinamaan ng COVID. Uh-uh. Tapos gumaling, pinauwi na ng kanilang bahay. Pero may nananatiling may nararamdaman. May dinaramdam pa rin. Ano kaya ang dinaramdam ng mga taong ito? Bakit sila may dinaramdam na ganyan? Ikaw ba? Ano ang masasabi ng DOH dyan? Bakit? Lahat ng pwede kita. Lahat, on them, actually, that's a very good point. Kung Bachero, hindi ba nabanggit ko naman sa'yo na meron tayo mga kapamilya sa Amerika na natamaan ng COVID. Ano? Ngayon, sila tinawagan ng nakipag-ugnay sa doktor, tinatanong lang sila, meron pa ba kayo nararamdaman? After 2 weeks na sila ay naka-isolate. Wala namang may lag. Ay, magaling na kayo, sabi rin ng doktor, hindi na ba kami magpapatest? Sabi daw nung kakilala natin na nagka-COVID, tapos sabi ng doktor ay magaling na. Ano sabi? Sabi, hindi, magaling na kayo, huwag na kayo magpatest, sabi daw ng doktor. Ganun. Doktor sa Amerika, ganun ba? Kasi ang paniwala daw, gaya ng binanggit mo, kumbachero, ang paniwala ng mga doktor na ito, mag-aaksaya lang kayo ng pera dahil sa maaaring pag tines ka, positive ka pa rin. Kasi, kahit magaling ka na. Oo. Kasi, yung COVID-19 ay namamalagi na sa iyong sistema. Meron lang magti-trigger. Hindi na kaya nakakahawa yun. Yun nga. Actually, yun ang magandang punto. Amerikanong doktor pa yung nagsabi sa kanila. Mga kano yan, ha? Mga kano. May babae pa. May mga kana din. May kana din. Ang mga kumbachero ng bayan, Katunying at Kajerry. Dos por dos. Ang oras po natin... Achi, Mr. Jalomtang, Dr. James D. Maraming salamat Dr. po. James Dr. D. James D. Tita Chris Yayan, magandang hapon. Gotiam Chap Kauhun, 519 ng hapon. Mga pinakahuling balita, mga pinakahuling pangyayari. Alamin lahat sa 2 or 2 Balita. Araw ng Lunes, 19 ng Oktubre, 2020, October 19, 2020, narito po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Korupsyon sa panahon ng pandemya mas mapaminsala sa bayan ayon sa United Nations. GCQ gustong panatilihin ang Metro Mayors hanggang sa Disyembre. House Speaker Alan Lord Velasco nangakong aaksyonan agad ang pet bill ni Pangulong Duterte. OFWs galing sa mga lugar na mababa ang COVID cases, hindi na isasala ang sa swab test. Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Hello Philippines, hello world. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ating mga hataw ng mga balita sa dos por dos balita. Mas matindi raw po ang latay ng korupsyon ngayong pandemya kaysa sa epekto ng mismong COVID-19. Sa isang payag, sinabi ng United Nations na ang pangungurakot sa gitna ng krisis ay mabigat na krimen, immoral at pagtraidor sa bayan. Nako. Umapila ang UN sa lahat ng lider at negosyante sa bansa na maging transparent at accountable dahil maraming hirap sa buhay ang nangangailangan ng tulong. Kinwestiyon ng Commission on Audit ang mahigit 100 bilyong pisong halaga ng proyekto ng Department of Public Works and Highways na napurnada at naatraso. Lumitaw sa COA report na mahigit 65 billion pesos na proyekto ang hindi natapos base sa contract time. Uh-huh. 31 billion pesos na proyekto ang nasuspinde. Uh-huh. Mahigit 1 billion ang terminated. At mahigit 3 billion ang proyektong hindi nasimulan sa buong taon. 2,411 dito ay infrastructure projects, school buildings at farm-to-market road projects na naudlot dahil sa problema sa peace and order.
right of way clearances at permits at negatibong issue sa mga kontratista. Malaking problema talaga, kumbatsyero, lalo na itong right of way. Yung bang kahit andyan ang pera, nakaungaong na ang kontraktor, kung ayaw naman pumayag ng mga may-ari ng lupa na madadaanan ng proyekto, humahaba ang usapan dyan. Humahaba, tumatagal. Bagamat sa kalaunan, naubid din sa expropriation. Expropriation. Oh. Walang magagawa talaga kapag dinaanan ng highway ang bahay ninyo. Kailangan maihanap lang kayo ng mapaglilipatan. 5:21 ang ating oras. Gusto raw po ng Metro Manila Mayors na manatili sa General Community Quarantine ang Metro Manila hanggang sa katapusan ng taon. Ayon kay MMDA General Manager Jojo Garcia, isa ito sa mga napagpulungan ng Metro Mayors na nagkaroon ng consensus pero nakasalalay sa IATF ang final decision. Sabi ni Garcia, aminado ang mga mayors na magiging pahirapan ang pagkontrol sakaling kumalat ang COVID-19 sa oras na luwagan ang quarantine. 5:21 ng oras ngayon, mas marami ang nang deboto ang papapasukin sa mga simbahan at sambahan sa Maynila. Sa Executive Order Number 41 ni Mayor Isko Moreno, 30% capacity na ang pwede sa mga simbahan. Mula sa ngayon ay 10%. From 10% gagawin na pong 30% ang pwede sa mga simbahan. Ito'y 30% ng capacity. Halimbawa ay dati 10 ang nakaupo sa bangko. Kaya ngayon ay naging dalawahan lang 'yan Ang ngayon magiging tatluhan na lang. Tatluhan na, kumbatsyero. Ayun, so 30%. Ulitin natin, 30% ng capacity ng mga simbahan, kapilya, moske at iba pang religious venue sa lungsod ng Maynila. Ayun. Approved din kay Mayor Isko ang liluwagang AIDS restriction at pwede na lumabas ng bahay ang mga may edad 18 hanggang 65. Ayun. Pero hihigpitan pa rin ang mga below 18 at above 65. Ayun. So meron hong amendments, may pagbabago dun sa unang inanunsyo na 15 hanggang 65. Nakadepende daw yan si LGF. Actually, kumbatsyero, mukhang buong Metro Manila ay 18 to 65 ang gusto nila. 65 na talaga. So wala na ho yung below 18, mananatiling bawal. Ayun. Dun naman sa mga simbahan, mga kapilya, mga moske, 30% ng capacity ang papayagan. Yan ay sa resolution na executive order ni Mayor Isko. Tapos ipatutupad na buong Metro Manila. Oh, siya naman ang presidente ng Metro Manila. Hindi pala sa Maynila pa lang yan. Pa lang to, pero inaasahang susunod na rin. Yung iba. Samantala, sa Kongreso tayo. Nangako ho si House Speaker Lord Alan Velasco na aaprobahan agad ng Kamara ang mga panukalang batas na inihirit ni Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa mga sinertipikahang urgent ng Pangulo ang House Bill 6174 na mag-aamyenda at mas palalakasin pa ang anti-money laundering law. Sinabi ni Velasco na pagtitibayin nila sa oras ang bill sa oras magbalik sesyon ang mababang kapulungan sa susunod na buwan. Aminado ang Malacañang na kailangan natin ng tulong ng ibang bansa sa oil exploration sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque matapos payagan ng Pangulong Duterte na ipagpatuloy ang joint oil exploration sa West Philippine Sea. Ayon kay Roque, napakamahal maghanap ng langis at mas mabuting makipagtulungan ang Pilipinas sa ibang bansa na sanay na at may technical capability sa pagdiskubre ng langis. Iba pala yung na-adjust ko. 5:25 ang ating oras. Hindi na isa sa ilalim sa swab test ang mga OFWs na galing sa mga bansang mababa ang COVID cases. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na kailangan na lang sumunod sa minimum health standards sa pupuntahang lugar ang OFWs na hindi na uobligahing mag RT-PCR test pag-uwi sa bansa. Tagal kasi nun, kumbatsyero, yung results, una-una yung resulta.
Tapos eh, mag-gagas. Ah, hindi. Libre naman sila sa hotel. Pero hindi pa rin makaalis. Hindi makaalis. Eh, kung nagbakasyon lang dito yon ng isang linggo. So, doon lang nagbakasyon sa hotel. Sa quarantine. Pahiwatig ni Verhere, redundant na ang RT-PCR test sa moving OFW dahil sumasalang na ito sa COVID test bago umalis sa pinanggagalingang bansa. Sa ibang balita, nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa silangan ng Isabela at Hilagang Aurora dahil ito sa palapit na Tropical Depression Pepito na huling namataan sa layong 475 kilometers sa silangan ng Virac Catanduanes. Kumikilos ang bagyo pakanluran sa bilis na 30 kph, taglay ang lakas na hangin na aabot sa 45 kph malapit sa gitna at pagbugsong na aabot sa 55 kph bago maglandfall sa northern o central Luzon bukas. Iniimbestigahan na ng DepEd ang viral na learning module na nangihikayat sa mga estudyante na huwag sumali sa rally. Ayon kay DepEd Undersecretary Diosdado San Antonio, walang approval mula sa central office ang nasabing module. Pinatrace na rin ni USEC kung ilang rehiyon ang gumagamit ng module na naunang sinita ng Commission on Human Rights, base na rin sa galit ng post ng mga netizen. Idinepensa po ng Malacanang. Teka, nagpuputol-putol ho ang signal ni... Nagpuputol yung secretary ni... Ay, secretary, yung linya ni secretary. Secretary, naka-cellphone mo ba? Ano ba sa gamit yung cellphone? Cellphone ba si secretary, Elaine? Pakiayos. Pakiayos lang muna, sayang. Naman. At marami nag-aabang kay secretary. Lalo na yung mamata-mata sa 13th month pay. Secretary? Yes. Yan. Anthony, gusto ko yung... Sa Aliaga. Narinig nyo pala, pinag-uusapan namin yung mayor ng Aliaga nung nasuspindi yung anak. Gusto nung nanay, siya umupo. Kaya nung narinig ko sa Aliaga, nakarang panglinggo, pauwi ang Ela. Nako, teka. Elaine, Secretary, sandali ho, ayusin lang natin ayusin ang linya. Ayusin lang natin. Oh. Sayang at, naman. Nagpuputol-putol yung linya. Ayusin lang natin. Sandali po lamang. Isin ng bayan, katotohanan, dos por dos. Ayusin lang natin ang linya, napuputol. Magko-commercial lang kami. Sandali sayang, po sayang lang. Ay, ka Jerry Labasan, magandang gabi. At oo nga, sabi niya. Hindi ko masyadong maintindihan. Kailangan ko pa naman ng 13th month pay. Ka Jerry, wala na ho kayong na kayo. Pinapasok. Yung nag-retired na. Pension na po. Pension lang ang kailangan niya. Actually, kumbachero, ang mga pensioners natin, may 13th month pay ha. Yung mga pensioner, meron mga, din sila. May mga SSS pension, saka GSIS. May bonus din ha. Meron ding 13th month pay. Oo. Eh kaya nga ito sabi ayan pareho din sila ng tanong ni Daddy Andres Eduardo. Wala ba ako niyan? Wala ba akong 13th month pay, Daddy Andres Eduardo? Hindi na po kayo kasama dito. Si Lieutenant General Jojo Bauto ay nakikinig sa atin ngayon. Magandang gabi, Lieutenant General ha. Promoted ka na. 3-star na pala si General Jojo Bauto. Sa 2x2 talagang matik ang 3-star. ang promotion. Si yung ano, in-interview natin eh. Oo. Nagtataka siya, ba't kernel pa rin siya eh? Na-promote na natin siya. Na-promote na natin eh. Ito General, na, balik na natin. Secretary Bellio, magandang hapon ulit. Walang lang hapon. Yun, yun. Ang ganda na. Anthony. May pinabanggit ko yun tungkol sa Aliaga. Opo. Nung asing, 2 weeks ago, pauwi ako sa Bela. Ngayon, umalis ako ng bahay alas 7 ng gabi. Pagdating ng mga alas 12, dapat nakakarating na ako ng San Jose. Ngayon, nakatulog ako, pagising ko, nakita ko ang relo ko, alauna na. Nasaan na ho kayo? Tinanong ko yung driver, teka na, lumampas na ba tayo sa San Jose? Sabi niya, hindi pa. Bakit? Hindi, pwede ka. San Jose, dapat lampas na tayo. Dahil, yun pala, nawala na kami, nasa Aliaga kami. Ano ginagawa niyo sa Aliaga? Naligaw kayo sa Aliaga. Naligaw yung driver ko, hindi niya alam ang ang daan. Pambihira. Ang masama doon, naplatan kami. Naku! Po. Oh.
At eh marami pa namang mga sabana diyan, mga yung mga walang taong walang malang establishment. Wala madaling araw eh. Oo. Mabuti na lang nung magpapalit sana kami ng gulong, wala kaming jack. Ay talaga na, lahat naman ng sana sinabi niyo sa driver niyo eh, hindi kita bibigyan ng 13th month pay. Wala kang 13th month pay. Kahit magreklamo ka sa dole. May napadaan ng mga pulis. Talaga namang sinuswerte kayo. Sinuswerte din kami bandang alas 3 na. Ay grabe naman pala. So nakatenga kayo doon sa loob ng dalawang oras. Dalawang oras. Sus Mariano kain doon. Kaya ang moral of the story, kung may mga nakikinig sa ating driver dyan, o kahit sino mang motorista, dapat ang mga gamit sa sasakyan, lagi yun nandiyan dyan. Lalo na kung ganyang malayo. Yun, Anthony, ang sabi ko sa driver ko, bakit ka lumabas ng bahay na walang jack? So wala hong bonus yan ngayon? Walang 13th month pay yan? Anyway, Secretary, puntahan nga natin yung napaka-controversial na 13th month pay. Narinig na po namin dati pa, last week, no, sinabi nyo na walang exempted dito sa 13th month pay. Pero parang may bago na naman kayong statement tungkol pa rin sa mga nalungkot, mga nawala ng kita ng mga kumpanya. Mga kumpanya na maliliit, nalugi. Mga naluging kumpanya, mga maliliit na kumpanya nitong mga nakaraang araw. Pakiklaro nga po ninyo, wala po pa talaga exempted sa 13th month pay? Anthony, Jerry, wala talaga. Wala talaga. Kailangan on or before December 31, lahat ng mga employers bayaran yung kanilang empleyado ng kanilang 13 month pay. December 24 ho, di ba? On or before December 24? Yeah, December 2020 ah. Oo. teka ho muna, Secretary. Ang inaalala nga natin talaga dito ay yung mga kumpanyang kumbaga lugin-lugi na at nagpupumilit pa lang na makabangon ngayon. Paano ho yun? Saan sila kukuha? Actually, sabi ko nga, walang exception, no? Pero meron kami proposal na sana ay magbigay na lang ang ating pamahalaan ng subsidiya sa mga micro and small business enterprises. Okay. Para yun ang pambayad nila sa kanilang mga workers or empleyado. Sino po ba yung papasa na na negosyo sa kategoryang micro at small? Sino po ba tinuturing na micro at sino tinuturing na small? Ito, dalawang klase yan eh. Merong micro at medium, depende sa kapital. Sabi namin, huwag natin idaan at saan. Sa kapital. Ibase natin sa bilang ng number of employees. Okay, tama yun. Yun. Paano po? Kung halimbawa, ang empleyado mo lang, 3, 5, 10, micro ka. Micro, okay. Micro, yun naman, small, pag lumampas ka ng 10, pero hindi ka naman lumalampas ng 50, small ka. Yun, ang magqualify as micro, small, medium. Saan ho ahensya at saang pondo kukunin yung pwedeng hiramin na yon ng mga employers? Yung pang pinapanap ko kay Secretary. Wala pa pala. Akala ko naman tangan-tangan yun eh pera eh. Kaya naman pinaapura namin yung pagpapatawag sa inyo, balita namin nasa inyo na pera. Wala pala. Pero nahanapan pa namin na si Jerry and Anthony. Pero meron namang ibang option. At mukhang mas viable ito. Paano po? Yung bibigyan sila ng loan facilities. And narinig nyo naman, yung mga bankero, mga may-ari ng bangko, merong Bankers Association of the Philippines na nagsabi publicly that they are willing to give yung mga micro and small business enterprises ng soft loans. Soft loans, ayun. At kanina-kanina lang, Anthony and Jerry, tumawag sa akin, nakausap ko si Miss Lisa Timbol, na siya ang presidente ng Rural Bankers Association of the Philippines. Opo. Mm-hmm.
at sila ay handa rin magpautang sa mga micro and small business enterprises. Rural Bankers Association. Yung mga rural banks, andyan naman sa mga, bayan-bayan. Mga regions yan eh. Marami ho yan. Pero siyempre, Secretary, ang pag-uusapan dyan, baka malaki ang interest ng mga yan. Ano ba ibig sabihin ng soft loan? Soft loans na ang tawag nila. Kapag tinawag yung soft loan, gano'n ho ba interest nun? Aba, malaki na siguro ang 1% kung gano'n. Ah, pwede na. Ano. Pwede ba kami makautang din dyan ni Kumbachero? Jerry and Anthony, meron pang sulat galing kay Secretary Ramon Lopez ng GFDPI. GFDPI. Partner ko eh. Partner ko siya kasi ang hawak niya ang negosyo. Alam mo, pag may negosyo, may trabaho eh. Ngayon, partner ko siya. Ngayon, sinasabihan niya ako na meron palang pundo. Yung isang korporasyon niya, yung Small Business Corporation niya, yun. And that's agency of DTI. At meron siyang 10 billion. Yun, malaki. Pwedeng ipautang. Yung 6 billion na yan ay para sa tourism. Ibig sabihin yung 4 billion, pwede nang ipahiram sa ating mga... At sa mababa rin na interest. Parang halos walang interest kung 1% lang. Tapos malam mo yan, payable for 3 years pa yan. Ito nakalagay. Loans at low cost and favorable law terms without need for collateral. Tinamuan na. Collateral. Opo. Sa bagay, nakausap na natin dati yan. Small Business Corporation ng DTI. Pero, tama-tama nga pala. Secretary, na inventaryo nyo na po ba kung gaano karami itong nakarehistro sa gobyerno na mga small and micro businesses? Alam mo, mas marami talaga ang ang micro, small, and small, medium businesses. More than 90% sa mga negosyo. Paano magkakasya yung 10 billion? Yung 4 billion? Pero kaya naman daw. Meron naman land bank dyan, meron metro bank dyan, meron... RCBC dyan. Ang daming banko. And they're willing to lend, ang sabi nila, soft loans. Opo. So mas posible gawin kaysa sa ang gobyerno mismo ang magbigay, gano'n ba? Mag-abono? Mas probable ho yun. Lalo-lalo na dito mong gagaling sa DTI, sa Small Business Corporation. Available fund of 4 billion. Marami-rami na rin yun. Pwede po bang ganito na gawin ninyo po, Secretary? Yayaman din lang at kayo po ang pinaka nagre-referee nito. Baka uubrang kung magpapautang man itong mga bangko na to, rural bank man o yung small business corporation na yan, o kaya ang land bank at iba pa, ang release nila ng pondo, diretso na sa empleyado. Baka pag ni-release pa doon sa negosyante, baka magpahabol pa sa mga empleyado. Pwede kaya yon? Napakaganda na isip mo. Anthony, kasi yan din ang aking proposal doon sa subsidiya. Kasi kung magsasubsidize lang dan tayo, yung ibibigay nating subsidy para sa 13-month pay, dapat i-direct yung natin sa empleyado. Opo. Baka mapunta pa sa iba. baka hindi ibigay eh. Baka ipangsugal pa nung may-ari. Isusugal ko muna to para baka sakaling madoble natin 13-month pay ninyo. Hindi kaya natin nababanggit no, napaka-importante po nun. Mahalaga po. Opo. Yung kasing... dapat sa... nilang mga empleyado. Sa intended beneficiary, no? Ito, Secretary, maraming umaasa at nagtatanong sa ganito. Paano ho yung, alibaba, yung maliliit nga na kumpanya na nagsara pero hindi naman, tumigil lang ng operation pero hindi talaga sarado talagang itinigil na yung kanilang negosyo. Kasama pa rin ho ba yung mga empleyado nila sa dapat na may matanggap na 13th month pay? Kasama pa rin, Jerry. Basta yung employer mo nagtrabaho sa iyo ng at least 1 month, entitled na yan. At least 1 month. Hindi pa naman, hindi naman buo yung 13-month pay niya. I-re-reduce mo rin. Parang prorated yun po yung binabanggit natin. Saka dito, makikita natin ngayon, Kumbachero, kung gaano ka-importante na ang negosyo mo
maliit man o malaki, ay nakarehistro sa local government man o kaya ay sa DTI. Ano po? Tama ka dyan, Anthony. Mm. Napakahalaga yung registration mo para maging legal yung operation mo. Mm-hmm. Okay. Dapat yan ang mangyari. Nire-require kasi kumbachero ng banko yan eh. Bago ka pa utangin, hihingan ka ng mga katakot-takot na dokumento. Kahit walang collateral, kahit wala mang collateral yung papautang sa'yo, pero business permit, barangay clearance, DTI registration, kung may pangalan yung, halimbawa, Jerry B., kalaban ni Jollibee. Kailangan kumpleto ng papeles. Papeles, oo. Para ano, yun ang leksyon, yun ang aral ngayon. Sa mga hindi nagpaparehistro mga negosyo, sa ganitong sitwasyon. Eto, Secretary, may nagtatanong lang din eh. Mabuti raw at hindi kayo nadadali ng COVID. Labas daw pala kayo ng labas ng bahay. Yun ang madalas kong ibiro, Jerry, Kapo. Alam mo kaya takot sa akin ang COVID dahil naninigarilyo ako eh. Gano'n ba? Ayaw nung COVID magkaroon ng ano, emphysema. Tignan mo nga naman. Ang hirap matis ano. Pero sir, tama na yung sigarilyo ha. Bawasan na. Pero Secretary, sa mga OFWs natin, ang dami na hong, ano bang numero nyo nang nandyan? Gano'n na karami ang pinauwi namin dito sa atin dahil sa COVID? As of this morning, 260,171. 260,000? Napauwi namin. Napauwi. At ano trabaho, anong kayod ng mga iyon ngayon? Paano po nasusuportahan ng gobyerno sila? Unang-una, hanapan namin sila ng alternative deployment. Mm-hmm. Pero kung hindi talaga, meron namang ano tinatawag namin livelihood assistance. Bigyan na lang namin sila ng pangnegosyo. Oho, yun na lang muna. Yung pong, mas permanente pa yun. Opo, na mainam din, kapiling pa nila yung pamilya nila rito. Pero yung pong 260,000 plus na yan, yun yung man nakauwi. Eh yung mga gustong-gustong umuwi, mga na hindi pa maibiyahe. Gano'n pa karami yun? Meron pa siguro mga 100,000. Naku po, ang dami pa pala. At naasahan namin na bago magtapos ang taong ito, ay mayuwi na namin yung 100,000 plus na yan. Maliban lang kung madadagdagan pa. Pero sa ngayon, mga 105,000 pa ang nakapila. Ang naghihintay ng repatriation. Pero meron yung 104,000 na tiwala kayo, hindi Anthony and Jerry. Mm-hmm. Meron ding ayaw umuwi. Nawalan na sila ng trabaho pero ayaw pa rin umuwi. Siguro eh inagawa na namin ng repatriation, ayaw pa rin umuwi. Magbabaka sakali doon na mag-normalize, makatrabaho ulit ano? Dahil tama kasi mahirap din naman kung Secretary, nauuwi nga sila dito eh mahigpit marami rin ang gipit dito. Tapos eh kung lilipat pa sila ng ibang bansa, marami ring bansa ngayon ang sarado pa. Ayaw pang tumanggap, di ho ba? Ayun. At saka isa pa, ang maganda kasi diyan Jerry and Anthony, doon sa Europa, sa Amerika, malaki ang kanilang unemployment insurance. Sa atin ang unemployment insurance sa atin 2 buwan lang eh. Totoo. Saka bago pa lang 'yun. Buti nga naisip 'yun eh. Dito sa atin na ihabol pa. Doon mahigit isang taon. Kaya hindi pa sila hanggang ngayon nandoon kumikita pa. May sweldo silang tinatanggap. Hindi ba Secretary, kinukuwento ko nga kay Jerry yung pamangkin ko diyan sa atin sa Amerika. Kwan lang naman yun, teenager, nawala ng trabaho. Nung nawala ng trabaho, inabutan ng pandemic, nakakatanggap ng insurance. Parang ayuda ng gobyerno nila. Nagre-reklamo yung kanyang kuyang dahil siya trabaho ng trabaho, mas malaki pa yung tulong ng gobyerno kaysa doon sa nagtatrabaho. Tama po yan, Lalo na sa Europa, na po yung nandiyan sa Italy. Mga 14 months ang kanilang unemployment insurance. Dito ho ba sa atin eh, kailan na mangyayari ang ganyan? Meron naman tayo, pero dalawang buwan. Mababa ho eh. 2 months. Dalawang buwan lang. Pagkasyahin mo yung 2 months habang naghahanap ka ng trabaho. Tatlong taon na naghahanap ng trabaho, nung magkatrabaho,
nagka-pandemic. Tapos eh 2 months lang ang matatanggap. Grabe, malungkot talaga. Lang. Oh, 'yun na ng employment insurance natin. Anyway po, last question. Ito yes. May nagtatanong lang po sa atin dito. Yun daw po bang mga kumpanya na magle-lay off o nag-lay off ng mga empleyado ngayon ay kailangan pa rin sumunod sa nakatakda sa labor code na magbabayad sila ng separation pay kung wala naman talagang pambayad ang kumpanya kaya nga sila ni-lay off? Eh, kailangan magbayad. Hindi mo maiwasan yung 13 months pay. Yung yung separation pay. O kaya retrenchment pay. At saka kasama rin dyan, Anthony and Jerry, yung 13 month pay. Opo, kasama yun sa back pay kung tawagin eh, no? Oo. So wala pala, hindi pala pwedeng ikatwira nung employer. Wala na nga akong, kaya nga kita tinatanggal dahil wala akong pambayad, nangihihikap ang separation pay. Hindi pala pwedeng ikatwira yun. Oo, mandato yan. Ilang buwan po yun? Ilang buwan po dapat ang ibabayad? O magkano ibabayad? Ilang taon ka? Halimbawa lang, 12 years ka, 12 months isang babayaran sa'yo as separation pay. Parang isang buwan per year of service. Per year of service. So, yun pala. Kung retrenchment naman, 1.5 month for every year of service. 1.5 month? 1.5. One half month for every year. Ang tinutukoy natin dito, yung mga regular workers, ano? Hindi yung mga kapapasok pa lang. Yung regular workers po, yan. Okay. Secretary, maraming salamat po. Pakikumusta po kami sa driver po ninyo. Sabihin nyo, magdala siya ng jack na, ano? Nananganganib mawalan ng 13th month. Thank you. Ingat po kayo. Secretary Bebot Bello ng Dole. Issue ng bayan. Katotohanan. 2-4. Klaruhin lang natin kung bachero ha. Mm-hmm. So, walang exempted sa 13th month pay. Mm-hmm. Pero kung nakabayad na kayo, nakapag-advance na kayo ng 13th month pay nung kasagsagan ng pandemic na to, nung ECQ, wala na kayong dapat naintindi. Nakabayad na kayo eh. Pero kung hindi pa kayo nakabayad at wala kayong pambayad, eto, meron daw pong nilalakad ng gobyerno na mga pautang, soft loan mula sa ilang mga financing institution. Kung hindi kaya at hindi mahihahanap ng pondo ng gobyerno para i-subsidize yung 13th month pay, ayan, binibigyan kayo ng option na mangutang sa napakababang interest. Mababa yun. Kung soft loan, 1%. Kung totoong 1%, ha? Oo. Hindi rin lang natin masabi. Pwede rin po ninyong i-check sa website po ng mga Rural Bank Association na yan. Yung sa ano kumbachero, yung sa DTI, parang hindi 1% yung nabanggit parang nila noon. Parang mga kumbachero, kung di ako nagkakamali, mga 3% yata. Tama, yun ang narinig ko noon. Pero ewan ang kagandahan noon, walang collateral. Walang collateral. At baka naman dahil sa sitwasyon ngayon, baka pwede nila ibaba. Oo, ibaba. Yung 1% pwede na yun. Parang tulong nyo na lang. Basta ang importante, makabayad yung kumpanya. Eh, ang gobyerno nga, namimigay ng walang bayad na sa ayuda eh. Magandang punto 'yun. Ito babayaran naman eh, 'di ba? Kaya maswerte yung ibang mga kababayan natin na na ngayong COVID kasi para bang hindi tinatabla ng problema. May mga ganun tao eh, di ba? Oo naman, kung bachero, lalo na yung may mga balanced diet at healthy living at hindi sila basta-basta nagkakasakit. Eh, balanced din po ang sugar nila sa katawan. Talagang mainam na mapangalagaan po natin ang ating blood sugar dahil pag tumaas ang ating blood sugar, maaaring humina ang ating immune system. Yun. Especially, kung ang edad mo eh 40 years old pataas. Ayan, mga 40 anyos pataas. Makinig kayo mabuti ha. At alam nyo ba mga kababayan, ang antioxidant gaya ng alpha lipoic acid at minerals tulad ng chromium, picolinate at zinc ay tumutulong magbalanse ng blood sugar at tumutulong ang alagaan ng ating kalusugan. Pero siyempre, mainam na laging may kasamang healthy, balanced diet at exercise, ho? Diamaxin 40 has alpha lipoic acid, chromium picolinate at zinc. Stay healthy at alagaan ang ating blood sugar. Mahalagang paalala, ang Diamaxin 40 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Mercury Drug. Ang mga kumbatsyero ng bayan, Katunying at Kajerry. 2-4-2. Sa D-Zero ng Bayan, Katunying at Kajerry. 2-4-2. Ayan!
Mm-hmm. Thank you. Nakikinig pala sa atin ngayong 6:17 ng gabi. Uh-oh. Si Engineer Tony Nanggil at pinababati lang niya yung director ng DOT ng Mimaropa, si Director Christopher Morales. Uh-oh. Sabi daw po ni Ma'am Arlene Solomon ng Department of Agriculture. Ayan. Sana okay na okay lang po kayo dyan. Magandang gabi po sa inyo. Mm-hmm. Tayo'y napapakinggan. Ano bang relay station natin dyan sa Camiguin? Dahil Lanzones Festival ngayon, kumbachero. Governor JJ Romualdo. Paano nyo ba, paano ba yung festival na yan? Walang makakadayo doon na mga taga-iba. Dinadayo yan pag ganyang festival eh. Totoo yun. Ang sarap-sarap kasi ng Lanzones dyan sa Camiguin. Ubod ng tamis talaga. Ang problema dyan, kumbachero, ay mukhang ibinan yata ni Governor ang mga langgam. Kasi sobrang tamis eh. Hindi, nilalagay daw nila sa pinggan na may tubig sa ilalim. Ito pala, tuloy daw pala ang festival. October, nagsimula kahapon, October 18 to 25, kaya lang online. Online na, parang virtual celebration. Virtual celebration. Eh, paano natin matitikman ang matamis na Lanzones kung virtual? Huwag kang magalala, pinadala na sa akin. Governor JJ Romualdo. Het, gusto niyo ba ng Lanzones? Oo, nako. Kaysa naman gusto niyo Lanzones? Ang daming pinadala ni Governor JJ. Napakahirap ng ubus. Para kasama raw tayo sa celebration ng Lanzones Festival. Diba, General Ruben Theodore Sindak? At happy birthday din daw kay Apple Larombre. Diyan sa barangay Caprino Baliches, sabi ni Joey Juanta. Ka-birthday pala niya si Tito Bobo Bautista ng Baluarte, Gapan. 69 years old na raw, kumbachero. Sabi ni Kuyang Ricky Eleto. Don Carlo Katabihan, pakibati rin daw ng happy birthday ang kanyang paborito at nag-iinsang panganay na si Maki Katabihan. Ayos pala eh. At tayo lang nananawagan sa mga magagaling sa cosmetic surgery. Mm-hmm. Ang Philippine Society of Cosmetic Surgery ay magdaraos po ng 48th International Virtual Congress sa darating na Biyernes, October 23 at Sabado, October 24. Mm-hmm. Kung kayo po ay cosmetic surgeon, umattend po kayo dito. Virtual naman po ito. Mm-hmm. Kahit na habang may ino-off, pinapopogi kayo dyan. Halimbawa, may nagpapatangos ng ilong. Habang nagpapatangos kayo ilong, pwede kayong umattend ng convention. Ayun. Ang dami kayong ganun ngayon. Dahil meron sa online. Meron nga nag-aalok sa akin, Elaine, patatangusin daw yung ilong ko. Sabi ko, huwag mong gagalawin yan. Kaya nga ako nagustuhan ng misis ko dahil sa ilong ko na yan. Tapos pakikialaman mo. Pambira kayo. Hi, Colonel Lito Buisan. Mm-hmm. Diyan daw, pakikalampag daw yung Sky Broadband diyan sa Pitogo, Makati. Nako. Under account name ni, 3 weeks na po kaming wala. Sabi, papalitan ng modem, ang hirap makontak. Pinuntahan ko ng office, nako, walang matawagan, walang aksyon. Pwede rin ba akong magreklamo? Mm-hmm. Pwede rin akong magreklamo. Ano bang... yung opisina namin, ha? Kung nakikinig sa atin ng PLDT, yung opisina namin sa Katunyings dyan sa Visayas, tuloy-tuloy naman ang bayad. Pero walang dumarating na signal. Walang dial tone? Walang, hindi, yung kan mismo, yung internet connection. Tuloy-tuloy ang bayad, ha? Mm-hmm. Kaya paano ngayon yan? Nako. Yan yung sinasabi natin nung nakaraan, baka pwedeng... Simbilis ng kidlat kong maningil. Sa servisyo naman ubod ng kupad. Isusumbong ko kayo kay Tito Manny Pangilinan Talaga. Susumbong ko kayo. Tandaan niyo, kumilos, ay mga taga-PLDT ha, umaksyon-aksyon naman kayo ha. Huwag puro paniningil ang trabahuhin. Samantala, punta tayo sa Senado. Validity daw to ng bayanihan to, iminumungkahi na palawigin. Aba. Ito report sa atin ni RH12 Milky Regunan. Come in Milky. Jerry at Tunying, kinalampag ng mga senador ang Department of Agriculture at Department of Budget and Management na bilisan ang pagpapalabas ng pondong pantulong sa mga magsasaka sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act. Sa hearing ng Senado sa budget ng DA, napag-alaman na hindi pa rin na i-release ang 24 billion pesos para sa naturang ahensya
sa ilalim ng bayanihan 2. Gate na Senate Majority Leader Mig Subiri, Senate President Pro Tempore Ralph Recto at Senator Cynthia Villar. Dalawang buwan na ang nakalilipas mula ng isabatas ang bayanihan 2 pero hindi pa pala nakararating sa mga magsasakaan tulong. Paliwanag naman ni Christina Clasara, ang director ng DBM, nire-repaso nila ang request ng DA dahil kulang ang mga project proposal ng naturang ahensya. Sa ngayon, nasa 15 billion pesos pa lang ang napoproseso kasama ang 4.6 billion pesos para sa financial assistance sa mga magsasaka. Para hindi mapaso ang pondo, inire-recommenda ni Senator Recto na extend ang validity ng pondo ng Bayanihan 2 at isama ang provision nito sa panukalang pambansang budget para sa 2021. Mula sa Senado, Milky Rigunan, gulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Thank you, Milky! Samantala po naman, may report po tayo. Mula kay Christian Manyo, mayroon daw pong balasahan sa kamera. Aba! Ito daw po yung magpapatuloy sa ilalim ng bagong liderato. Kahit naka-break? Na, hindi, pagkatapos na ng break. Pero okay. Malamang sinasabihan na rin yung mga babalasahin. Mm. Sasabihin siguro, sabi siguro ni Speaker Lord Alan Velasco, ah, babalasahin kita. Sa'y, wala dalo. Ito na, sino-sino kaya ang makakasama sa balasahan? Alamin natin ang report mula kay Christian Manyo. Coming, Christian! Jerry Anthony, magpapatuloy ang balasahan sa mababang kapulungan ng Kongreso sa ilalim ng bagong liderato. Ayon kay House Speaker Lord Alan Velasco, kanyang i-evaluate ngayong session break ang ilang deputy speakership at committee speakership post, kung sino sa mga ito ang performing at kung sino ang kailangan ng sibakin. Pagpapaliwanag ni Velasco, mayroon talaga mga posisyon na kailangan balasahin sa kadahilan ng kailangan ay mayroon itong trust and confidence ng speaker. Aminado naman si Speaker Velasco na bahagi ng term sharing agreement na tanging speaker at committee on accounts chairman lamang ang mapapalitan sa pwesto. Ngunit ipinunto nito na mismong si Taguig Representative Alan Peter Cayetano ang naunang bumali sa nasabing kasunduan na nakapaloob sa 1521 agreement. Tiniyak naman ito na mananatili bilang majority leader si later 1st District Representative Martin Romualdez at appropriations chairman at CIS Party List Representative Eric Goyap. Christian Manyo nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Akala ko may mga... Thank you! Thank you, Christian! Christian! Ay, ating Gina Young! Ay, magandang... Nagtatakam ka sa Lanzones, ha? Lanzones, baka naglilihi ka! Baka nga, Dean Rose Aligada of Miriam College, happy birthday! At magandang gabi rin kay Kuyang Edgard Cabangon, kasama sina Mami Benny, tsaka si Tita Mila. At saka si... Nanonood daw ngayon, tsaka si Ma'am Sharon Tan. Sharon, si Doc Chari Baliser ay nakatutok sa alin. Doc Chari! Laba tayo dyan. May report si Sherwin Alfaro, yung daw halamang dagat na ipinangalan kay dating Pangulong Marcos ay binawi. Ah, binawi. Bakit? Bakit naman? RH6, Sherwin Alfaro. Come in, Sherwin! Nasa listahan ng mga seaweeds, Jerry at Anthony, mula sa Pilipinas, ang seaweeds na ipinangalan kay dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1976. Ito ang binalita ng University of the Philippines Marine Science Institute matapos na mapatunayan na ang uri ng seaweeds na ipinangalan kay Marcos na inakalang nadiskubre at nakukuha lamang sa karagatan ng Burgos, Ilocos Norte at kinilala sa lokal na pangalan na gamet na itinuturing na nori ng Pilipinas ay parehas lamang ng seaweeds na unang nadiskubre at napangalanan na noong taong 1962 sa bansang Vietnam. Ayon kay UP Assistant Professor at Seaweed Taxonomist na si Wilfred John Santanias ay inalis na sa journal ng Nothul Algarum o ang online journal ng algae o mga lumot at halamang dagat ang Marcos seaweeds na nadiskubre noong ng Pinoy si scientist na si Paciente Cordero Jr. na Porphyra Marcosi, isang uri ng halamang dagat na nadiskubre noong 1976 at ipinangalan sa dating Pangulong si Ferdinand Marcos. Ayon kay Santanias, ang Marcosi ay kaparehas ng una nang nadiskubre bilang Phycocalidia vietnamensis na halamang dagat sa Vietnam noong 1976. Ang uri ng ganitong seaweed ay nakukuha sa mga mabato o maalong bahagi ng dagat na may mababang temperatura ng tubig. Sa Ilocos, hinahango ang ganitong uri ng seaweed at pinatutuyo at ibinebenta bilang mga
pedaso na isinasahog sa salad at mga sabaw. 2001 ang questionin ng dalawang siyentista na sila Hisao Ogawa at Wilhelm Prodhom Van Rijn ang conspecific na Marcosi sa Vietnamensis, bagay na napatunayan sa Morphology, Ecology at Growth Development Study na ginawa ni Manny Santinyes. Yan ang DZR H News, RH6, Sherwin Batal, Faro DZR H, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Thank you, Sherwin! Ang mga kumbatsyero ng bayan, Katunying at Kajeri Dos Mordos! Ay, meron pa pala tayo isa pa, no? Meron pa ba? Nako, sandali po lamang. Oras! Ha? 6:29 na. Lak yam, yap kauhun. Bye! Happy weekend! Woo! Thanks for watching. The video is part of DZRH Play Now. DZRH Play Now is the digital platform of DZRH Digital Properties, DZRH News Television Facebook, DZRH Manila, DZRH News Television YouTube, and www.dzrhnews.com. Watch all DZRH Radio and DZRH News Television programs and segments. Magkaroon ng access sa lahat ng DZRH digital exclusives, news, programs, and special reports. Maging maalam sa mga nangyayari. Like and follow all these digital channels. Like and follow all DZRH digital channels and platforms and be updated all the time. This is the DZRH Play Now. Follow us and we will follow you. Servisyong tapat sa iyo.